Hello guys, ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung gagawin ninyo once na nag-overheat yung inyong Hyundai Ion. So normally, dun sa temperature guide niya, makikita, ang normal kasi niyan is 3%. So once na naging 4 yan, o mas maximum is 7 na may pula dun sa dulo, that's mean nag-overheat na kayo. Then, mapapansin ninyo, once na nag-overheat na yung inyong kotse, yung aircon ninyo, yung lamig ng aircon ninyo is mawawala. So ano ba yung gagawin ninyo once na na-experience nyo na yon, o once na nakita na ninyo yung temperature guide ninyo na tumataas? So una nyong gagawin dyan, i-gilid nyo lang muna nyo yung kotse sa pinaka maayos na lugar. Then, itry ninyong i-up yung inyong temperature guide. Okay? So, ilagay nyo siya dun sa heater. I-maximum ninyo. Okay? Then, yung inyong pan speed, itataas nyo rin sa number 4. Then, tingnan ninyo kung yung inyong temperature guide ay bumababa. Okay? So, ngayon, pag bumababa yan, ang possible na issue natin is yung ating auxiliary pan ay hindi gumagana o mahina yung takbo. So, don't worry naman guys, kasi mauuwi nyo pa yung kotse nyo. So, ang gagawin nyo lang, buksan nyo lang yung bintana at make sure lang din na yung dadaanan ninyo ay hindi traffic. Kasi para yung hangin na wala doon sa radiator, once na tumatakbo kasi kayo, nahahangin na yung radiator. So, nagku-cool down yung engine natin. Okay? So, ngayon, kung sakaling traffic yung sa tingin yung dadaanan ninyo, gumilid na muna talaga kayo. Huwag muna kayong umalis. Kasi ang idea doon, make sure lang din na smooth lang yung acceleration. Okay? Then, sabi nga, takbo-takbo. Okay? So, ganun lang yung initial nating gagawin once na nag-overheat na yung ating kotse.